ako WhatsApp si guys. So, ngayon ay i-install na natin 'to. Itong nabili nating hood para sa ating CI. Ito yung nabili natin sa bike. Pag-usapan natin ngayon kung bakit kailangan palitan itong hood ng STI at kung bakit kailan papalitan itong hood ng STI. So, ngayon, ito, tinabili natin. So, install natin to at papakita ko sa inyo kung paano magtanggal at pagkabit. So, yun. Liwanag ko nga lang pa na konti. Ang STI ko ay Shimano 105-5800. So, itong STI na to, nakikita nyo to, na may agwat. At hindi compatible yung mismong hood niya. So, may mga dahilan yan kung bakit ganito. So, ibig sabihin, mas mataas yung version ng hood na ito. At hindi talaga totally compatible dito. At nakaka-apekto ba yung performance na ito kapag ano, hindi compatible yung food na nilagay. So, based on my experience, so disclaimer lang to, ito yung sariling experience ko lang at share ko lang sa inyo. At ito, based on my experience sa akin. So, sobrang nakaka-apekto yun dahil itong food ng STI na to ay hindi compatible. So, once na nag-ship ka, so hindi ka agad umakagat. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, malaking effect yun sa performance ng STI nyo. Kasi, syempre, pag freeze kayo, hindi ka agad nag-shift, naiiwan o naiipit yung mismong shifter. Kasi yung goma niya ay sobra at hindi compatible sa STI. So, itong hood na to ay sa compatible to sa Shimano R7000 at R8000. So, bakit nga ba ito yung nakalagay dito? So, yung binili ko to ay ito na mismo yung hood niya. At sabi naman ng pinagbilan ko ay ito na talaga daw yung mismong hood na ito. So, binili ko na rin kasi yung sobrang mura. At yun, nakuha ko siya ng mura. So, okay na rin kasi mababenta ko pa naman tong hood na to. At mababawi din. So, itong hood na to, ito yung latest ng hood ng R8000 at Shimano 105 R7000 at Shimano Ultegra ng R8000. So, itong nabili natin ay compatible to para dito dahil ito ay Shimano 5800. So, 105 to for Shimano 105 and 5800. So, pwede rin siya sa 6800, 47,000 at 4703. So, may mga version to guys na nakalagay dito kung ano yung compatible na hood para sa STI nyo. So, yun. Bili nyo na ito, may makikita kang mga version ng hood, version ng STI. So, nandito yung lahat ng mga version ng Shimano STI. So, yan. So, dito naman is makikita mo yung mismo kulay niya, kung ano nga ba yung kulay nito. So, ito ay color black. At, yun. Yun na yun. So, i-install na natin ito dito. So, hanapin nyo lang kung anong version yung mismong STI nyo. At sabihin nyo lang sa mismong bike shop kung anong version ng STI nyo. At bibigyan na sa inyo yung tamang version ng STI nyo. So, yun. Ito yung dahilan kung bakit kailangan din palitan kapag hindi compatible yung hood. So, once na nag-ship siya, so, naiiwan yung mismong gilid niya. So, nadulas din. Nadulas din yung mismong hood. So, malaking epekto yun. Ayan. Sa mismong race nyo. Kasi may pwede madulas. Yun na yung mismong dahilan nun kung bakit kailangan din palitan kapag hindi compatible kasi pwede kang mag-discrasya dito, mawala yung kapit mo kasi sobrang dulas niya at makakasira pa ng STI mo. Mas mabuti ng palitan mo kaysa masira yung STI mo kasi di naman ganun biro yung presyo ng STI kasi ito yung pinaka totally na mahirap na mahalap ngayon. Karamihan sa mga binibili ay mga group set ganun. So, mahirap makahanap ngayon ng mga parts. Lalang may pandemic. So, yan. Kailangan natin palitan yan.
Ayan. So ganun din sa kabila. So medyo madulas talaga siya. Kapag naglalo na pag nag-i-sprint ka, hindi ka makakahawak ng sobrang grip kasi dudulas siya sobra. So yun, ngayon itatanggalin natin yung SCI at papakita ko sa inyo kung paano tanggalin ito. So madali lang naman ito. Tapin nyo lang itong dulo ng SCI, ugod ng SCI. Paano ba natin? Dito. So medyo mayro kasi hindi ito yung miss ng ano eh. Ugod ng SCI na ito. So yun, palitan na. Ganun natin ito. Sarang din siya, ha? Naman natin yung isa, muna natin yung CI. Kasi yung malibag. So yun, ganun natin ang sabi ng alcohol. Lagyan na natin itong isa. Gusto na natin. Okay. So, hanapin nyo kung saan yung left or right. So, ito yung left. Tama, ito nga yung left. Ito naman yung right. So, ito yung mismong ano ng cable niya. So, lagyan na natin ito. Okay naman na ito, ganunan din. Ganunan din yung process. So, mas malaki kasi ito kaysa dito. Ayan. Medyo pangit din yan. So, kailangan na-fit in nyo dito hanggang dito sa guhit na to. So, ayan. Kailangan pasok yan. Ayan. At ilalagay nyo na yung mismong warning dito. Ay! So, yun. Fit-in na siya. So, yun, pangalawa naman. Ganun lang. Finally yun, natapos na rin tayo. So, medyo masakit at mahirap yung pagkamit. So, mahirap talaga. Kasi rubber ito, kailangan patakin sobra. So, ito nga pala yung ano yung hood na dahil nakalagay dyan. So ito ay dito compatible dito. So makikita nyo laki ng pagkakaiba kasi yung dati ay may nakaawang yun dito. So parang nangyari may nalagyanan siya dito na nakaawang. So maganda na rin kasi yung shifting niya
ay gumanda na kasi hindi na siya naiip dito. So pag nag-ship kasi nai-stack up kasi yung rubber niya ay umaano dito sa mismong hood. So bali kapag nag-ship, naiipit. So kailangan mo nang batahakin pababa ulit para yun, hindi umano sa mismong rubber. So yun ang dahilan kung bakit dapat compatible yung hood na kailangan ilagay sa STN nyo. So once na hindi compatible yan, so mas pangit yung magiging grip nyo, pangit yung shifting na mangyayari. So yun, so mas maganda talaga na bumili kayo ng compatible at mas maganda yung grip nya pagbago. So yan, so ito ay napupudbud din to, itong grip, itong hood na to. So sa daily na paggamit mo ay nababawasan din yung grip na ito. So mas lumilipis to pag tumatagal, kapag nababasa, kapag ginagamit. So yun, lumilipis to, kaya yung iba nagiging ano is nabubutas kasi manipis na yung rubber na ito. So pag okay pa naman yung STA nyo na hood at wala pa naman masyadong butas at wala pa masyadong sira at compatible naman, so mas mayiging kutubyo pagtigaan nyo muna. At pag nakaipon, yun, pwede kayo bumili. At yun, mas maganda lang yung grip nyo sa STA nyo. Ito yung nabitin ko sa bike. So murang halaga lang sa kanila. So nagpa-price drop sila. So bibigay ko sa inyo yung Facebook page nila. So ayan, yung Facebook page nila. So may mga sales silang nalalabas. So yun, dun ako nakahanap ng murang hood ng STI. Compatible dito. So ito ay mabibenta ko pa naman. So magbawi natin yung nagastos natin doon. At yun, so murang halaga na lang. Natutunan kayo at nagustuhan nyo itong video na to. So like and subscribe. And kung may tanong kayo, kung kayo may magtanong, comment down below lang. So kapag may time ako, sasagutin ko yan. Hanggat kaya kong sagutin, yun.